Meron tayong topic ngayon tungkol sa diabetes. Kasi maraming kababayan natin, dumarami ang diabetes sa Pilipinas. So, meron tayong mga shortcut, ang mga tips kung ano pwede nyo kainin. Kung meron kayong diabetes, gusto nyo makaiwas sa diabetes, ha? So, bagong research ko po to. Number one, ang diabetes, alam natin to, tumataas ang blood sugar nyo sa dugo, di ba? Ibig sabihin, kulang na yung insulin, kaya tumataas yung blood sugar. Maraming klaseng diabetes. Merong type 1 at type 2. Ang type 1, ito yung type 1 diabetes, diabetes ng mga mas bata. Ibig sabihin, talagang hindi gumagawa ng insulin yung katawan nila at kailangan nila mag-injection para makontrol yung blood sugar at mabuhay. Type 1 diabetes, kasama si Gary V. Alam po, type 1 siya. Ang type 2 diabetes, ito yung diabetes ng mga edad 35 pataas, ha? So ito po yung mas pangkaraniwan na mga diabetic. Ito yung mga diabetes na dahil sa kinakain nila, kulang sa exercise, masyadong matataba ang kinakain. Ang mga sikat na may type 2 diabetes, si Mike Enriquez may diabetes. Alam ko meron siya ina-endorse noon, eh. So yun. So yung type 2, ito yung maiiwasan natin. Yung type 1, ito yung medyo hereditary. Ano yung mga level of diabetes? Kung meron ka na bang diabetes o wala pa? Magpapacheck po tayo ng fasting blood sugar. Okay? Pag normal yung fasting blood sugar nyo, blood test lang yan, kadalasan ang normal ay below 100. Yung iba 100, yung iba 105. Basta makikita nyo naman sa lab result, pag normal, ibig sabihin, wala kayong diabetes. Pero pag ang resulta nyo, kunwari ay 105 hanggang 125, pag ganito ang result ninyo, ibig sabihin, pre-diabetes po yun. Ibig sabihin, malapit na, papunta na sa diabetes, pero hindi pa tumutuloy. Parang mild or early diabetes ni natin to masabi, pero borderline yan, 105 to 125 na result. Pero pag lumampas na kayo sa 126 milligrams per DL, 126 and above, ay diabetic na talaga yon. Tapos pag yung ihi nyo nilalanggam na, ay diabetic na yon. Pero kahit hindi nilalanggam, pwedeng diabetic. Tapos yung ihi, pag chinek yung ihi, meron ding asukal. Pag may sugar na sa urinalysis, diabetic. Ayan, ha? Sa Pilipinas, pataas ng pataas ang may diabetes. Ang sabi nga sa news ay epidemic na daw sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang, ha? Sa ibang bansa, marami pero hindi ganun karami. Dati ang may diabetes sa Pilipinas, mga 4% lang. Alam mo, ganun na, 4% ang population. So, mga ilan yun? 4 million. Ngayon, 10% na. So, biglang dumami. Million. Ano ang sintomas ng diabetes? Yung, kung malala na. Kung hindi pa malala yung pagtaas ng blood sugar, baka wala kang sintomas mararamdaman. Pero kung malala na, laging nauuhaw, laging parang kulang sa tubig, nanunuyo lalamunan, dry mouth, ihi ng ihi sa gabi, sign din ng diabetes, gutom na gutom. Marami siyang kinakain, gutom na gutom siya, pero hindi siya tumataba. Oo. Actually, yung iba matutuwa dito, kain ako ng kain, hindi ako tumataba. Hindi po maganda yun. Ibig sabihin, kain ka ng kain, hindi na-absorb ng katawan mo yung kinakain mo kasi nga may diabetes ka. So, weight loss, pagod, fatigue, lagi kang pagod, irritable, nanlalabo ang mata. Kung nanlalabo ang mata, ano na yon, komplikasyon na yun ng diabetes. Hindi gumagaling ang sugat, lalo na yung mga sugat sa paa, medyo malala na yon. At isa pang sintomas ng diabetes, yung laging may infection. Infection sa ihi, infection sa puwerta, sa babae, infection sa balat, hindi gumagaling. Yan ang mga senyales ng diabetes. Paano tayo iiwas? Merong magandang study. Itong pag-aaral, National Heart, Lung, and Blood Institute in Bethesda, Maryland. 10 taon pinag-aralan yung mga may diabetic. Ang mga ganda kasing study po talaga, kami mga doktor,
ang hinahabol naming study ko, yung may ebidensya. Anong evidence? Ito yung mga libo-libong tao pinag-aaralan, ano ba mas maganda, kumain ito o kumain ito. Yun yung tunay na medyo sigurado tayo. 10-year study, Bethesda, Maryland to. So, sigurado to, pinag-aralan. Ang hindi ko pinapaniwalaan o medyo magdududa kayo, yung mga sabi-sabi lang na sabi nung kapitbahay, uminom dito, gumaling, o sabi nung isang expert ko no, inumin lang to, okay na, eh mahirap po maniwala sa ganun. Lalo na ngayon, puro baliktad ang sinasabi, di ba? Marami ngayon, binabaliktad na sa internet eh. Kung ano yung tama, nagiging mali na. So, sasabihin ko sa inyo, ano yung 10-year study na ang tingin nila, mas safe yung ganitong pagkain. Okay? 5 ways para bumaba yung diabetes. Pag ginawa mo daw itong 5, ay makokontrol mo siya. Number 1, dapat hindi ka overweight. Yung timbang talaga, nasa timbang lahat eh. Pag overweight, na doon na talaga ang problema, malaking bilbil. So, pag ma-achieve mo yung normal body weight mo, yun ang pinakamaganda. Anong normal body weight? Meron ako mga tips dyan, di ba? Height and weight. Pero kung gusto nyo po ng shortcut, dapat yung waistline ng kalalakihan ay dapat 36 inches. Kung kaya nyo, 36 inches lang ang pagsukat sa tiyan po, hindi sa may sinturon na. Mali po yun. Yung iba, sinusukat sa sinturon, 36 daw. Nakalawit naman yung bilbil, di ba? Madaya yon. Ang tunay na pagsukat, dapat dito sa belly button, sa pusod, di ba? Sa pusod. Tinatanong, humihinga o hindi humihinga? Siyempre, dapat humihinga ka. Yung iba, dinadaya, hindi hihinga, lilitan yan para maabot sa 36. Medyo madaya yon. Pag 36 inches sa lalaki, pwede pa. Okay? Pag sa lalaki, 36 to 40 inches ang tiyan, yun, overweight na yun. Overweight. Tapos, pag lampas ka ng 40 inches sa lalaki, ito pang Asian countries to, ah, pang Asia. More than 40 inches, obese. Obese is sobra taba. Okay? Sa babae naman, ang cut-off natin, 31 inches. Pag 31 inches ang tiyan ng kababaihan, yan ang normal o mas maliit. Mas mataas sa 31, overweight. 31 to mga 35, overweight sa babae. 35 and above, obese na sa babae. So, number one, body weight. Number two, pinaka-importante, tigil sigarilyo. Okay? Ito talaga eh. Sigarilyo talaga ayon sa pag-aaral. Oh. Oo. Pag hindi daw naninigarilyo, mas hindi nagkakadiabetes. Or tumigil na sila ng paninigarilyo nila ng 10 taon, hindi na daw tinatamaan ng diabetes. Mas hindi tinatamaan. Ayon dito sa libo-libong taong pinag-aralan na sa Bethesda, Maryland. Pero kung naninigarilyo ka, nakakasira ng paa, nakakasira ng ugat. Tapos may diabetes ka pa, nakakasira ng paa, nakakasira ng ugat, eh madediretso tayo dyan sa bypass. Mga sakit talaga, maoperahan tayo ng di oras. So, smoking talaga matindi. Pag sinabi mo pa sa diabetes, ay deadly. So, one, body weight. Two, don't smoke. Number three, kailangan galaw-galaw talaga. May exercise talaga. Yung taong nag-exercise palagi, makikita naman nila, sinasurvey sila. Yung laging nagja-jogging, naglalakad, akyat baba ng hagdanan. Kahit medyo hinihingal kayo, okay lang. Sasabihin, Doc, hinihingal ako eh. Mag-exercise kayo hanggang doon sa hingal mo. Yun ang secret. Hindi porke may sakit ka sa baga o may sakit kahit sa mga may sakit sa puso, kundi naman sumasakit yung dibdib. Hanggang doon sa kaya mo. Mas matanda tayo ngayon sa mga may edad, katulad ko, middle age, di ba? Medyo hapo na tayo, okay lang yun. Kahit hapo kayo, maglakad pa rin kayo. Hanggang doon sa hinahapo kayo. Pag hinapo na kayo, pahinga. Tapos, lakad ulit, pahinga. Mas maganda yung pagod ang katawan, yung nag-exercise, kaysa sa hindi nag-exercise. Kasi, maganda nga blood circulation eh. Kaya, number three tip, be physically active. Yung mga taong laging nagtatrabaho sa bahay, sila yung normal blood sugar. Okay? Number four, iwas daw talaga sa alak. Okay, ayaw nila yung alak eh.
pag umiinom daw ng alak, kasama na daw yung ibang bisyo. Magkakasama daw to. Ito, ayon sa pag-aral, ah, kasi libo-libo pinag-aralan nila eh. Pag umiinom daw ng alak, kasama na sa makain ng matataba, kasama na yung sigarilyo, alak, sigarilyo, partner nila yon. Kasama na rin yung ayaw mag-exercise kasi umiinom ng alak. So, yun po nakita nila. Yung mahilig sa alak, unhealthy kumain, puro matataba, naninigarilyo, walang exercise, lagi nila nakahiga. Kaya nga, avoid alcohol. Magkakasama kasi yun eh. And number 5, para makaiwas sa diabetes, pipiliin po itong mga masustansyang pagkain. Ayon sa lead author, si Dr. Jared Race. So sabi niya, yung pagkain talaga ang malaking epekto. Okay? Anong mga pagkain? Ililista ko na lang yung mga okay o hindi okay. Yung mga okay na lang, ha? Pwede nyo kainin. Sa kanin, konti lang. Diba? Ang kanin talaga kalaban eh. Oh, hindi na pwede yung mga only rice. Oh, kahit mag-only rice kayo, siguro 2 cup. O sige, pagbigyan ko kayo, 2 dakot o 1.5. Pero kanin talaga yung kalaban eh. So, pwedeng konti lang yung kanin, dadamihan mo yung ibang gulay. Kung gusto nyo ng kanin, pwede brown rice, mas mahal lang. Tinapay, kailangan mga wheat bread, mas mahal lang. Sa patatas, pwede ang patatas, pero baked potato. Baked potato. Spaghetti, pwede konti. Spaghetti. Alam nyo, ano yung matatabang, noodle? Mami, egg noodle, Mickey. Yun, matataba. Kaya oily, kaya malasa itong mga egg noodles. Eh, diba? Mas matataba. Iwas na lang, or bawas lang. Pagdating sa protina, sa karne, pipiliin yung baked, broiled, o grilled lang. Inihaw na karne. Huwag lang sunog, ha? Tapos, pag gusto po ng karne, piliin yung tenderloin at sirloin. Tenderloin, sirloin cut. Mas konti ang taba, eh. Sa turkey, pwede ang turkey. Kaya mahal ang turkey. Sa keso, low-fat cheese. Pag sa manok, masarap yung balat ng manok. Kaya lang, yan ang deadly eh. Yung balat ng manok, nandun na lahat ng oil, di ba? May breadings, may oil, di ba? Wala, fast food. Pakonti-konti na lang, sayang di ba matatapon eh. Kaya lang, yun lang po. So, chicken, kung kaya nyo, walang balat. Bigay nila sa mga bata. Total, mahaba pa ng buhay ng mga bata. Tayong matatanda, ano na lang, laman lang. Sa isda, baked, broiled, steamed. O grilled na isda, pwede rin. Tofu, pwede ang tofu. Hindi bawal, tokwa, tofu, beans, pwede po yan. Hindi bawal sa arthritis, sinabi na nga ni Doc Lisa, hindi bawal. So ito yung mga okay, ha? Ang not okay, alam nyo na, bacon, di ba? Prito, purong prito. Fast food, puro prito. Ribs, masarap ang ribs, di ba? Yung baked ribs. Ang ribs, mataba eh. Kaya masarap eh. Pagdating sa prutas, ito ang pipiliin natin. Mas healthy po yung fresh vegetables, yung steamed vegetables, pwedeng grilled na gulay, yan. Cucumber, cabbage, repolyo, pwedeng lahat yan. Pagdating sa salad, gusto natin suka lang ang sausawan. Sanay ba po kayo? Pag salad, suka lang, ha? Sa prutas, pwede ang prutas, pakonti-konti, fresh na prutas. Pag gusto nyo ng mga palaman sa tinapay, yung jam, tsaka preserves, pwede konti-konti lang, yung mga strawberry jam, konti lang kung merong low sugar. So yan, gulay, fresh, steam, sa salad, suka, at prutas. Ito yung bawal. Ang bawal or babawasan, hindi ko na nasabihin bawal, babawasan, yung mga pickled, di ba yung mga pickled vegetables, di ba sumisa sa Japanese restaurant, pickled, sobra alat. Yung nasa lata, pag nasa lata, maalat na rin. Yung buttered vegetables, di ba, isa mahilig tayo sa restaurant, may gulay nga, pero puro butter naman nilagay, di ba, hindi rin healthy. Pagdating sa salad, iwas sa mayonnaise tsaka Thousand Island dressing. Sobrang sarap ng mayonnaise, nakakataba po. Sobrang
Siguradong tataba tayo dyan. Lalaki yung, lalaki pisngi nyo dyan. Mahirap na. Tapos sa prutas, maganda ang fresh. Yung mga prutas sa lata, masyado matamis. Puro asukal na yun eh. Halos na wala na yung prutas. At yung mga raisins, bawal ang raisins. Yung maliliit na raisins. Pampataba kung gusto nyo. Isang maliit na raisin, yung butil na yon, parang isang grape siya na malaki. Yung grapes na malaki, tanggalin mo yung tubig, magiging raisin. So, kaya siya ang tamis eh. Pagdating sa inumin, ito, napakahalaga, tubig lang. Ha? Walang excuse. Mag-aaway lang tayo dyan. Sasabihin, Doc, pwede bang juice? Sinabi nga tubig eh. Pwede bang iced tea? Sinabi na nga tubig lang eh. Pwede bang soft drinks minsan o kape? Sinabi na nga tubig eh. Diba? Pwede bang diet, soft drinks? Tubig pa rin. Ang sagot lagi, tubig. Diba? Walang excuse eh. Kasi yung iba magaling lumusot eh. Tubig talaga, pampapaya. Hindi nakakataba ang tubig ha. Hindi nakakataba. Maiihi mo lang yan eh. Ang nakakataba, yung iced tea, soft drinks, kahit mga juices na ano, maraming sugar po yun. So sa prutas, pwede rin ng prutas, pero yung mga pipiliin mo lang, apple, pear, siguro suha, pwede. Saging pa konti-konti sa diabetes, pwede. Isa-dalawang saging pwede. Ang secret din sa prutas, huwag pong kakainin yung overripe. Di ba gusto natin yung overripe na prutas? Yung malapit na masira, malapit na mapanis, mabulok, di ba? Diba? Ang tamis-tamis nun. So, yung overripe, yun na nakakataas ng blood sugar. Yung tamang-tama lang. Huwag din hilaw. Baka sumakitantian nyo. Pagdating sa dessert, ang pwedeng dessert nyo, popcorn. Diba, tinuro ko sa inyo. Popcorn na walang butter. Popcorn lang. Konting asin. Gelatin. Oh, gelatin, nakakapayat, ha? Yogurt, pwede. Yogurt, gelatin. Merong mga baked chips, pero mahirap yung mga baked chips, eh. Ang iiwasan, syempre, ice cream, cake, ensimada, ang tamis eh. Konti lang siguro, mga prito, chicharon, alam nyo na yan, chicharon, potato chips, corn chips, buttered popcorn. Yan ang deadly sa atin. Tapos, so ito na yung mga tips natin, ha? Sinabi ko na yung mga pagkain, ulit-ulitin nyo na lang. So, yung pagkain, babawasan yung matatamis. At ito problema sa Pilipinas. Kaya tayo nagkaka-diabetes eh. Ang dami nating masasarap na kakanin. Yan. Ako. Lugi tayo sa kakanin eh. Anong kakanin? Puto. Ako, carbohydrates lahat. Bibingka. Puto bumbong. Diba? Lalagyan mo pa ng niyog. Lahat yung carbohydrates. Talo tayo eh. So, puro carbohydrates. Kaya tumataas ang blood sugar. Konting iwas. Sapin-sapin. Ako, carbohydrates na, may asukal pa. Masarap. Wala tayong. So, yan ang kalaban natin. Puro carbohydrates itong kinakain natin. Diba? Palitaw. Mga favorite ko lahat eh. So, yung mga bawas po, ha? Next, exercise. Kailangan laging gumagalaw-galaw. Sinabi ko, tubig lang. Number 3, tubig ang pinakagusto ko. Yung nagpapapayat, pwede siguro minsan yung low carbohydrates. Low carbohydrates, high protein. Ibig sabihin, parang keto diet siya, pero hindi talaga keto na keto diet. Yung bawas nga carbohydrate, bawas kanin, bawas tinapay, damihan yung gulay, damihan na lang yung ulam. High fiber diet, pwede oatmeal. Okay? Oatmeal. Tapos, yung processed foods. Ito ang problema natin sa Pilipinas. Hindi nyo pa ito alam. Di ba, mahilig tayo sa mga biskuit. Di ba? Biskuit. Gustong-gusto ko biskuit eh. Kung wala talaga makakain, wala tayong choice, okay na ang biskuit. Pero, hindi siya ganun ka-healthy ang biskuit. Kasi, sa nabasa ko, may mga trans fat, may vegetable oil. Pwede na rin, laman tiyan, di ba? Kaya, pero hindi po ganun ka-healthy. Mas healthy itong mga, siguro, baon ka na lang ng saging, mas okay pa.
So processed foods, ibig sabihin yung nasa nabebenta sa supermarket, yung may vegetable oil, refined grains, may mga additives. And next, yung tulog. Okay, isa pa palang healthy, mani. Pwede kumain ng mani, kasoy, mani, at mahal yung mga almonds, walnuts, mahal pero parang pinaka-healthy walnuts eh, pero mahal. Mani, nilagang mani, pwede po. High protein siya na vegetable protein. Tofu, tokwa, beans, tulad na sinabi ko, very healthy yan. Pamalit sa karne. Pero yung mani, dapat hindi prito at hindi maalat. Hindi yung nabibili sa kali eh, ha? Yung nabibili sa kali, nakikita ko, may bawang, may mantika, maalat, tapos dami pang air pollution, ng tambucho, hindi na healthy. Oh, ang mani kasi, mag-iingat din tayo, merong napapanis. May napapanis na mani, may nasisira na mani, which can cause cancer. Nag-aamag ang mani eh. Kaya dapat mag-ingat po kayo. Dapat yung mani hindi expired at hindi luma kasi mag-aamag yan at proven yan cancerous pag nag-aamag. Kaya yung ano lang, fresh lang. So, bawas oil, bawas asin. Okay? And last tip is para hindi magka-diabetes, ito, nilista ko eh. Bawas stress. Wala tayong magagawa. Bawas stress. At matulog lang ng mahaba. Okay? Okay. Tingnan natin itong mga comments nyo. Salamat po sa lahat. Makulit basta tubig. Collect. Tama, correct. Marami kasi ako nami-meet. Dami ko nami-meet ng mga tao. Talagang overweight sila. Lampas sila ng 30 pounds, 40 pounds. Tapos pipilitin nila sa akin, Dok, wala naman akong kinakain eh. Hindi ako makain eh. Oo, konti lang kinain ko. Hindi ako konti lang kanin, konting ulam, di ba? Pero pag tinignan mo naman, iba yung iniisip nila, kinakain nila, iba yung tunay na kinakain nila. So, dapat talaga, ika-count nyo. Tsaka ako din po kasi, ang isang secret ko, ito, meron pa palang tips maganda. Ito. Pwede kayo mag-trick eh. Dahan-dahan yung kain. Dahan-dahan yung kain. Mas mabagal yung kain, mas mabubusog ka. Yung iba-ibang secret, ginagamit kaliwang kamay para kumain. Left hand. Para hindi mo masyado makuha. Yung iba naman, maliit ang plato. Kung ano yung laman ng plato mo, yun na. Ha? Wala yung dukot ko. Yung iba, alam ko, ganyan ang style. Kukuha konti. Mamaya, dudukot na naman konti. Kakadukot ng dukot. Nakatatlong plato na siya. So, ako, ang ginagawa ko, nilalagay ko na lahat sa plato ko. Ito yung kakainin ko ngayon. Dapat may self-control. At huwag din kakain sa harap ng TV, sa harap ng computer, kasi hindi mo namamalayan. Ang dami mo na naubos, kakapanood. Di ba? O masarap yung kwentuhan. Ang sarap ng kwentuhan, naubos mo na yung pagkain. Dapat control ka dun sa kinakain. Okay, so yan lang po tips natin sa araw na to. Pakishare po, iwas diabetes. Malaking problema to sa Pilipinas. God bless po. At mataas pala. Kung mataas ng blood sugar nyo, wala tayong choice. Inom tayo ng gamot. Ha? Kung mataas na blood sugar nyo, lampas 140, diba? Inom na tayo ng gamot. Diet and gamot ang kailangan na.